What's up guys, this is me. We will be reviewing SH Figuarts Avengers Infinity War Star-Lord KO. No, and actually ito yung unang review ko nung nagsimula pa lang ako mag toy review. Kaso hindi ko siya masyado na review ng maayos. So ngayon uulitin natin, no, para maging fair naman sa kanya. So tingnan natin kanyang packaging design. Tingnan natin yung Marvel Avengers Infinity War. Wala siyang Bandai logo. Yung promo picture ni Peter Quill, Star-Lord. Yung pangalan niya. Si figure sa loob, sa gilid, sa likod, tsaka sa gilid, same lang din sa harap, sa taas, tsaka sa ilalim dito. Ayan. So ngayon check naman natin yung loob ng figure. Well, bago natin umpisahan yung review, no, konting kaalaman muna sa character na si Peter Jason Quill, also known as Star-Lord. Una siyang nag-appear sa movie na Guardians of the Galaxy way back 2014. At sa movie din na yon, ang first appearance ng isa sa Infinity Stones na Power Stones. At sa volume 2 naman ng movie, malalaman dun yung kwento kung sino yung tunay niyang magulang, na which is yung father niya is a celestial god. So si Star-Lord ay isang half human and half celestial. So, ang gusto ko sa character na to is kwela siya, funny, puro kalokohan sila, kasama niya yung si Groot, tsaka si, especially si Rocket. Tapos, magaling siya sa, mahilig siya sa music, at doon nga niya natalo si, si Ronin sa pagsayaw. Meron din siyang love interest kay Gamora, at doon nga sa movie na Infinity War, no, doon sila unang nagkita ni Thor, na kung saan nagkaroon sila ng alitan, ng konting asaran. Kaya maganda talaga yung duo nilang dalawa, yung tandem nila. Tabangan natin yun sa Love and Thunder ng Thor. Shoutout nga pala kay Jacqueline at kay Mike Harritan sa walang kasawaang pag-comment at pag-suporta sa mga videos ko. So kudos sa inyo guys. Check muna natin yung kanyang accessories, no? Meron siyang kasamang head sculpt. Yan. Ang totoo niyan is ni-repaint ko siya. Yan, medyo hindi niya kamukha. Kaso hindi naman kasi ako ganun kagaling mag customize. So, nung una ko siyang nabili, sobrang sablay. Banlag, tapos sablay-sablay yung pintura sa buhok. Yan, kaya pinanturahan ko ng acrylic, ginaya ko yung, kaso hindi pantay yung patilya niya, sa bigote niya, yan. Sa mata niya medyo nahirapan ako eh, acrylic lang yung ginamit ko. Yan, medyo umukoy na yung kulay ng buhok niya kumpara dati nung sa uno ko siyang nabili. Tapos, meron siyang kasamang dalawang pares ng fisted hands. Meron din siyang kasamang pares ng yan, relax hands. At syempre, meron din siyang kasama yung kanyang weapon. Hindi ko alam kung anong tawag sa weapon niya na to. Baka kayo alam nyo. Pero parang alam ko, laser to eh. Sa animated series, nakikita ko mga iba't ibang element yung kaya niyang i-fire sa laser niya na to. Yan, trademark ni Star-Lord yun eh. Yan. So check din natin yung mismong paint and details ng figure. Yan. Medyo may mga konting details na mga dinagdag dito, na tulad ng ginamitan ko siya ng metallic pentel. Yung mga dito, yan, silver, tapos dito mga gold. Nilagyan ko yung mga botones niya. Tapos yung sa t-shirt niya, parang may printed yun eh. Hindi nga lang masyadong
makita, medyo malabo. Ayun. Tapos dito yung logo niya, talagang pinag-anohan ng pansin. Mukha it bootleg siya, no? Tapos yan. Sa baril niya, nilagyan ko rin ng mga konting gold, silver na line. Tapos dito sa kanyang helmet. Ayan, no? Medyo pinakialaman ko. Okay lang naman. Kaya kung gusto nyo rin gawin yung sa inyo, total, figure nyo naman yan. Tapos, nga pala sa ano yung sa leeg niya, medyo bloated kasi pag ginamit mo yung unmask eh. Yung si Peter Quill. Pag ginamit mo, medyo bloated. Kaya ginawa ko yung yan. Para magmukhang mahaba yung leeg niya. Pag hindi, napakapunggok ng tignan. Pag hindi mo nilagyan, medyo okay siya pag yan na. Ang mukha siyang matangkad. Sa legs niya, ayan. Nilagay ng kanyang weapon sa boots. Tapos yung kulay, yung blending, medyo maganda rin yung pagkakaano. From light brown, from brown to medyo dark brown. Ayan, hanggang sa maging darker na yung colors niya. Ayan. Tapos sa likod. Ayan. So, check na natin yung kanyang articulations ni Star-Lord, also known as Peter Quill, no? Kaya niyang tumingala ng ganyang kataas. Ayan. Yung neck joints na nagagalaw. So, sensible. Nalagyan ko lang kasi ng clay, kaya medyo hirap. Tapos, sa arms niya, ayan, yung shoulder joints, meron din siyang butterfly cut. Ayan. Wala nga lang siyang bicep swivel, pero naro-rotate. Double jointed elbows, may wrist pivot, naro-rotate din siya up and down. Ito yung weapon niya. Tapos sa upper torso niya, ayan, medyo limited lang gawa nga ng kanyang jacket kasi medyo soft plastic, kaya medyo nag-hinder yung sa kanyang ab crunch. Yung torso niya, naro-rotate din, nati-twist. Ayan. Sa split, maximum niya, ganyan lang. Sa pagsipa niya ng pataas, double-jointed knees, naro-rotate siya. Hindi niya gano'ng kayang sumipa patalikod. Tapos, naro-rotate yung kanyang sapatos. Siyempre, trademark ng SHF, yung toe joints. Si Star-Lord ay may height na 5.8 inches. Medyo tumaas siya dahil dun sa clay. So ngayon, i-compare naman natin yung height niya. Yung size comparison sa ibang figure dito kay SHF Doctor Strange. Minodified ko yung kanyang cloak of levitation. At compare din natin siya kay SHF Infinity War Thor. Sinan natin yung ulo. Then, compare din natin siya kay Ant-Man SHF from Avengers Endgame. And, i-compare din natin siya kay Spider-Man from Homecoming, yung kanyang homemade suit. Yan. Then, next natin, i-compare natin siya sa figure na from SHF, one of my favorite character at figure, si Spider-Man, ang kanyang upgraded Stark suit. At i-compare din natin siya sa malaki nating figure na kay SHF Hulk from Avengers Age of Ultron naman to. Tapos next, compare din natin siya sa ito, sa leader ng lahat. Well, for my conclusions, ang masasabi ko sa figure na to is okay naman siya. Meron siyang tight joints, marami ring accessories. Yung problema nga lang, dun sa kanyang head sculpt, dun sa Peter Quill head sculpt niya, medyo hindi accurate
kinailangan ko pang i-makeover o i-retouch. Pero overall, yung figure design, movie accurate, tapos may kasama siyang blaster niya, yung quad blaster. Tapos marami ding accessories sa tigit sa lahat. Sulit na sulit para sa figure na para sa KO, hindi na siya masama. So, ang masasabi ko, ang rate ko sa figure na to is 7 over 10. So, muli, maraming salamat sa pananood sa episode na to, sa pananood ng review. At maraming salamat sa lahat ng sumusuport na, sa mga nagsubscribe. Keep like, comment, and subscribe lang din sa mga hindi pa. And thank you sa inyo. Till next time. Peace!